Wasak na wasak ang harapan ng jeepney na yan matapos makabanggaan ng isang mixer truck sa Castilla, Sorsogon. Ang ilang pasahero humandusay sa kalsada. Base sa investigasyon, kinain ng jeep ang linya na patungong Sorsogon City, kaya nasalpok ng truck na patungo naman sa Legazpi City. 17 sugatan sa insidente. Dinala sila sa paggamutan. Handa raw maglunsad ng preliminary investigation at case build-up ang Department of Justice sa mga naisiwalat sa pagdinig ng House Quadcom kaugnay sa Duterte drug war. Kabila ang diagram ng daloy ng komunikasyon at perang pabuya sa mga pulis na makakapatay. Nakatutok si Jonathan Randall. I received a call from the President Rodrigo Roa Duterte. Inilabas ni retired Police Colonel Royina Garma ang diagram na ito na ipinakikita ang daloy ng komunikasyon at pera sa bigayan umano ng pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect noong Duterte drug war. Sabi ni Garma, ang naglalabas noon ng pondo sa pabuya ay si Irmina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa Presidential Management Staff at pinagkakatiwalaan daw ng dating Special Assistant to the President na si Senator Bonggo. Mula kay Muking, ipadadala ang pera sa mga bank account ni Peter Parungo alias Pedro na naging tauhan daw ni retired Colonel Edilberto Leonardo. Si Leonardo raw ang nagbabayad ng pabuya sa mga operatiba. Ayon kay Garma, si Leonardo ang namuno noon ng Davao-style drug war at nagre-report kay Go ng mga napapatay na drug suspect. Nalaman daw ni Garma ang daloy ng pera nang minsang makausap niya sa opisina ng CIDG si alias Pedro. Sabi ko, ano sabi niya? Sabi ko, uy, bakit? Naku ma'am, baka ma-unlock na ako. Kasi every week, malalaking amount na pumapasok. Saan? Sa bangko, ma'am. Tanong ng isang kongresista, hindi kaya galing sa confidential funds ang perang pabuya? 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds. 400 plus billion. Ayoko mag-speculate po, Miss Your Honor. Hindi ko po alam kung anong source. Sa susunod na Quadcom hearing tungkol sa Duterte drug war, iimbitahan din ang mga nasa diagram ni Garma na dinaanan umano ng reward money sa droga, gaya ni na alias Muking at alias Pedro. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig, pati na ang panig ni retired Colonel Edilberto Leonardo. Si Senador Go, nauna nang itinanggi ang paratang na involved siya sa operasyon sa drug war. Ang mga revelasyon ni Garma, dapat aksyonan na raw ng Department of Justice. Meron na pong aksyon dapat ang ating Department of Justice dyan. Effective siguro by this week. No? Meron rin siyang mga interviews for preliminary investigation siguro. Pero naniniwala ba ang Quadcom sa testimonya ni Garma at pwede kaya itong maging state witness? Hindi ibig sabihin na lahat ng sinabi niya ay kami ay kumbinsido na katotohanan. So kapag ito ay natimbang-timbang ng DOJ at siya naman po ay makapasa bilang isang state witness, I'm sure i-re-recommenda yan ng DOJ. Sinusubukan pa naming makuha ang komento ng DOJ. Bukas ang Quadcom kung magpapadala sa kanila ng affidavit sina Senador Go at Bato de la Rosa, lalo't sinabi na nilang hindi dadalo sa pagdinig. Sabi ng Quadcom, nagpadala na sila ng imbitasyon kay dating Pangulong Duterte para dumalo sa pagdinig. Pero ayon kay dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ipinarating sa kanya ng dating Pangulo na wala raw itong natatanggap na imbitasyon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Naunang iniit ni Senador Bato de la Rosa na PNP Chief ng Administrasyong Duterte na wala raw siyang ideya sa umano'y reward system sa drug war. May gun ban po bukas at sa Martes, October 14 to 15 sa buong Metro Manila. Ayon sa NCRPO, para ito sa pagdaraos ng 10th Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa PICC sa Pasay. Inanunsyo rin na Malacanang na walang pasok sa gobyerno at lahat ng antas ang paaralan sa Maynila at Pasay sa mga parehong araw. Exactly 1 month na lang mapapanood lang sa big screen ang Hello, Love Again. Abang wala pa yan, tuloy-tuloy ang pagpapakilig ni na Alden Richards at Catherine Bernardo, one city at a time, tulad sa Cavite ngayong araw at sa Bulacan at Pampanga kahapon. Tuloy-tuloy ang nationwide tours ni na Ethan at Joy, or should we say, Marie, bago mapanood ang movie sa big screen sa November 13.
Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.